Magandang masaganang araw sa inyong lahat, guys. At sa araw na ito ay kasama ko na naman ang aking partner na si Protanom Reyga. At ngayon ay kakapanayimin namin ngayon si Mr. Si Ma'am Gemma Olabiaga Frondoso. At isa po siya sa may malawak na taniman ng mais dito sa Barangay Bacol, Nagas. So yun, no? So guys, sabi nga ni partner Arts Adventure, kasama na naman si Reyga, ang Partanom. Yun. At so, bago po kami magsimula, partner, encourage muna natin yung mga viewers natin na mag-like and subscribe dito sa ating channel. Paki-subscribe po ang Partanom sana Reyga, ang channel po niya. And Nards Adventure, yun. So don't forget, ha, and comment sa aming video kung nagustuhan niyo ang ganitong mga content, para next time meron ulit at gaganahan kami para sa inyo, guys. Yun. So this time, ito na, Partanom at si Nards Adventure collab ulit para sa ganitong farming na ano, mga okay, okay, mga video or mga content. So tita, bilang ano, kasi nalaman namin na isa kang ano, farmer ng mais. So, gusto ko lang malaman kung kailan po kayo nag-start bilang isang farmer ng mais. Matagal na. Wala, mga mahigit ano na, mga 15 years ganyan. 15 years, malawak na. Oo, matagal na. Yan talaga ang ano namin. Simulat sa pulpo, yan ang po talaga naging hanap buhay. Minsan may ano pa, may taniman pang palay, pero sa mais talaga kami na ano, na magtanim. Nakapokus kami sa mais. So, nag-umpisa kayo, bata pa? O dalaga? May ano, may asawa na. Oh, may asawa. Kasi ano na ako eh, 54 na. 54. Oo, so 15 years. So ano ang isa sa ano reason ba't kayo na inspired na mas focus kayo sa ano, sa pagmamais? Ano ba ang kaiba ng pagmamais ko sa palay, kasi meron kayong palay, di ba? Kasi kasi ang mais magastos, pero madami ko nang kumikita sa palay. Yun. Ang mais mahal. Pag nagbenta ka ng mais, mas mahal kaysa sa palay. Kahit magastos, madami ang mais kaysa sa palay pag ano, ang pag nagbenta ka. Okay. Mas madami ang, so mas malakas ang return. Madami yung return o investment. ROI. So, ano, bilang isang farmer ng ano mais, ilang beses po kayong nag-harvest or nagtatanim sa ano, sa isang taon po? Sa isang taon, minsan pag ano ang panahon, nakakatatlong beses. Pag ano, pero dalawa lang ang mas ano. Kasi pag ano, painit na yon. Minimum, dalawang. Minimum. Dalawa. At tanungin muna natin, partner, kung ilang hektarya ba ang tinataniman nila ngayon? Ngayong panahon na ito. Okay. Ang tinataniman ko namin ngayon, ano, tatlong kalahati. Kasi ano yung pitong bag. Dalawang bag, isang hektarya yan. Okay. Kaya ano, tatlong kalahati. So dalawang bag, tatlong kalahati, ano? Hindi, ang dalawang bag, ano, isang hektarya. Ah, isang hektarya. Kaya pitong bag ang tinanim namin, tatlong kalahati ng isang hektarya. Alright. Okay. Sa simula po, ma'am, halimbawa, isang hektarya po, magkano po yung gagastusin natin all in all? From planting to harvest? Sa isang hektarya? Opo, mga sa lahat na po, abono, medisina, labor, at makinarya. Siguro mahigit 50. 50,000 sa isang hektarya po. Sa isang hektarya. Kasi, ano ako nito, nagagastos ako pag mga 150 ganyan. Minsan pag ano, padagdag ganoon uli. Depende. Pag gusto mo, pag ang fertilizer mura. Nakadepende pa kasi, doon, partner. Kasi ano, minsan mahal, minsan mura din. Gagamot pa kami niyan. Yung kaya, sa pag pesticide, palagi mayroon. Kaya partner, sa tatlong hektarya kalahati, 50,000 times 3, 150,000 plus kalahati, 175. Okay. All in all, ang gagastusin nila. Just in case. Kung, sa ngayon, yan ang ano, yung 175 po ba? Nagastos na po ba ngayon?
Hindi pa naman. Hindi pa naman. Kasi magpapaharvest pa ako niya. Magpaharvest. Tsaka ano pa, mga labor pa. Okay. Ano po ang ano sa inyo, yung mais niyo kasi, marami. May iba't ibang klaseng. May ibang klaseng mais eh. Ano po ba yung ano, sa bilang isang farmer, alin po ang mas gusto niyo? Yung kinakain ng tao, yung sayop, alin ba? Yung sa yung ang tinatanim namin yung sa hayop ba ngayon, yung yelo, anong tawag po diyan? Anong tawag po diyan? Variety. Yung varieting ano ayan, kasi may gardel niyan, may pioneer sa amin. Pioneer. Yung po ba mas yung maganda. Pinakamagandang klase o kasi laban sa init, sa ulan, hindi sila gaanong na ano. Yung isa kasi mahina yun. Laban sa lahat part nila. Yung kahit si Pioneer. Kahit paano, pag ano, mayroon best, na kapag. Pero mas mahal. Mas mahal. Magkano isang bag? $6,500 Isang bag. Ilang kilo na po ba yun? 9 kilos. Tapos 6,500. Kamahalan, partner. Kamahal ka ng ano sa mais. Pero, pag maano man, maganda halos, ano naman, nadudubli mo na nakukuha okay. mo. Okay. Pag maganda so, yun. Wala lang bagyo. Wala kasi akong idea pagdating sa mais. Sa mais. So, pwede bang maano mo kami, yung step by step from sowing hanggang harvesting, kung anong preparation mo doon, para malaman ng ating mga tagapanood kung paano ba talaga sinisimulan yung pagpaparami. Yun. Ang una, magpapaano ka muna ng iyong traktura na malaki. Papalinis mo muna. Tapos, mga minsan, dalawang beses ako niya nagpapaano, linis bago tanim. So, before tanim, linis, after tanim, linis mali, uli. Okay. Linis ka uli para maganda yung lupa. Oh. Tsaka yung damo, mamamatay sila lahat. Ganyan pala, partner, yung land preparation. Land preparation. Para sa pagtatanim. Na mais. Tapos, pag ano na yan, magpapatanim ka na. Kalabaw naman, ang gagamitin, yung mag-aararo. Kalabaw naman. Tapos, tao na. Yun na. Yung naglalagay ng fertilizer, abono. Yun. So, ano po yun? Nag-ano pa kayo? Yung direct lang po kayo? O nag-ano pa kayo? Nagsisidling tray pa para sa ano? Hindi. Direkta na. Mano-mano partner. Mano-mano na. Okay. Kami sanay na niyan. Manpower talaga. Kailangan. Alam na namin paano-ano. Kasi yun na talaga. So after mag-ano, nung tumubo na yung mais, ilang days po yun? Bago lagyan ng abono. Oh. Mga 1 month. 1 month? Oo. One month. Maglalagay ka ng abono uli. Kasi bago magtanim, may ano na yan, may abono na yung abono. Complete na tinatawag. Bago magtanim, may abono na? Nauna yung naglalagay ng abono kaysa sa nagtatanim ng mais. Oh. Ano po yun? Sunod lang, diba? Naglagay ako ng abono. Kasunod na yung tanim? Ilalagay mo na doon sa may... Sasabay na pala. Kaya, so, nauna yung kalabaw, sunod yung naglalagay ng abono, sunod na yung nagtatanim. Ba yung abonong ginagamit nyo muna sa bago mag-tanim ng putin? Ano? Ang mais. Complete pack ang una. Sa pag nag 1 month, urea. Urea. Biking. 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 So after nyo biking talaga tama. After nyo nakatanim na kayo, yung another application ng abono nyo, pang ilang araw po yun? After kasi, di ba, naglagay na kayo ng abono, tapos katanim na kayo. Nang ilang days naman yung kasunod? Ilang days ulit yung kasunod? Na paglagay ng abono. Ah, ng abono. 1 month nga. One month. Okay. Last na yun. So, ano na lang, nagpapa-spray pa ako ng polyar. 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 Okay. Sa bunga naman yun, parang pangdagdag. Yung sa polyar, kailan yung na-apply? Lampas 1 month. Lampas 1 month. Basta bago mulaklak yung mais, dapat yan na yan. Kasi doon yan sa buwan. Kailan nyo ba masasabi na mamumulaklak na yung mais? Magdadalawang buwan. So alam nyo na yun, magdadalawang buwan,
So hindi pa magano, magpapa-spray na kayo ng pulyar. So sa pulyar, ano ang pinaka suggested nyo sa mga manood natin na ginagamit nyo? So si sikreto na muna natin. Di ba mamaya no, may yung alam kong pulyar, Crab Giant. Yeah, yun. Crab Giant bumo. Oh, Crab Giant, terrible na. Crab Giant nga. Hindi ko sinabi yung endorse yung Crab Giant, pero yan lang alam ko. Hula ko lang yun, ha. Oh, Crab Giant naman, baka may ano. May pabulo sa mga. Prepaid ads, hindi ito prepaid ads. Pero shout out sa Crab Giant. Diba? So yun. So lang doon na tayo sa ano. Tapos na tayo magpulyan. So, ilang buwan ulit or ilang days natin masasabi na pwede nang i-harvest yung ano? Ay, mga ano? Ilang buwan? Well, ano yan? 130 days. 130 days. So, counted yun. 120 from, yan. From ano? Nag ano from siya? From sowing. From sowing. Makatanim. So, magbibilang ka na. 130 days. Days. So, 130 days mga kapartanong dyan. So, 130 days mag-harvest. Yan ang pinaka-exciting part doon, yung pag-harvest. Kasi pera na yun, mga... Yun nga, partner. Sabi mo yung pinaka-exciting yung pag-harvest. Ang pinaka-exciting kung magkano naman yung income. Pwedeng ibulong. Oo, ibulong. Para ma-inspired yung mga manonood natin, partner. Alam ko, partner, maraming na-inspired ngayon na magtanim ng mais. Kung malawak ang kanilang taniman. Tama. O lupa. Area ng lupa. So katulad ni Tita, dahil mayroon siyang ganun kalawak na ano, pag-harvest season, Tita, bago ko tanungin yung magkano, paano yung market nyo doon sa mais? Yun, yung pinakamahalag pa dyan. Market nyo? Ang market kasi minsan iba-iba. Okay, iba-iba daw, iba-iba. Iba-iba ang binta, ang bili nila, iba ang... Eh kami pati, pag minsan, pero meron kami nang dinadalahan na ano. Ay, automatic na. Meron na kayong binabagsak. Meron kasi kami kakilala na ano so, kasi. So, ano po yun? Pupunta dito? Ano po yun? Pupunta dito o kayo pupunta dito? Pinipick up nila. Yun. Yun ang gusto kong malaman, partner. Para yung mga tagapanood natin dyan, yun, mas lalo kayong ma-inspired kasi yung mais na... Pick up na. Ano, tinatanim ni Tita is... pipick upin na lang ng ano ng pero inaano muna yan pagka ano graphic dinadryan mo na dinadryan binibilad muna partner bilad yung dryer kami palagi na lang kasi kami dryer kasi pag tag-ulan pag naulan na ng mais balik yan sa meron kasi akong nalaman tita na ang iba pinipick up agad wala nang bilad mayroon ganyan kaya lang mas talo. Talo. Ah, okay, mas maganda pala yun. Alam mo na yung asawa ko lahat yung nakikwinta. Okay. So mas maganda pala mga ano, mga kapwa ko din partano, ang mga tagapanood natin dyan, yeah, mas ano maganda muna? Pala, i-dryer muna para mas sigurado ka na yung talagang kilo ka mais mo. Yun ang kilo talaga ng mais mo na linabasan mo. Kung saan ka talagang lalamang nakita, doon ka. Siyempre, kahit ako eh. Kahit ka, ang gasto sa mais, talagang dapat isipin mo muna bago pa mag... Kami na ngayon nagbibili na harvest, mayroon na yan, nagtatanong na yan din sa'yo. Lalo na sa akin, sabi lahat ng kasada, magkano ang ganyan. Kasi ayaw naman asawa ko, dryer ko yan. Alam ko kung ilang kilo ang linabasan ng mais ko. Sigurado na yun. So yun, ano ba partner? May question pa, di ba na panggit niya kanina na yung puhunan sa isang hektarya ay 50,000 o 50,000 at yun sinasabi pag-usapan natin yung ROI return of investment yung kapital, di ba? 50,000 o sa isang hektarya magkano naman po yung ayaw niyang sabihin. Okay, pwede namang ibilong. Pero kumikita naman, ma'am. Ano? Kumikita naman po. Kumikita? Kahit ano talaga, kumikita. Mayroon. Kahit masabing doon, mayroon. Ano ka talagang makulong? Lalo na pa, ngayon.
ang ano kasi ulan init. Ganda, parang templado. Ako, partner, naniniwala akong kumikita. Alam mo kung bakit? Oo. Oh. Pagdating pa lang natin dito sa bahay nila, makikita mo talaga yung bahay nila na may asenso, di ba? May mga nagpundat na. Ang ganda na yung palibot. Talagang may kita. Di ba? Ayaw lang sabihin ni tita, di ba? Kita naman sa bukali ko. Talagang masaya, di ba? May kita. May kita. Tita, sa ano, sa ganitong ano, business na ginagawa sa pagpapartner, ilan na pong anak ang napatapos ni doon? Yun. Ilang, kasi siyempre, hindi naman, hindi tayo nagtatrabaho para sa salina natin, di ba? So, sa pamilya natin. So, may mga professional na ba tayo, o kaya may nasa ano, yun. Itatlo anak ko, dalawa na ang naano ko na... Patapos. Ano yun, pong mga kurso nung minaka na dyan, partner. Ano pong mga kurso nila? Yung babae ko, accounting, tsaka yung panganay ko, ganyan din sa inyo. Diba? GMP, sir. Parang sa ano, sa iyo, partner. Ang ibig sabihin, talagang kumikita yung pagmamais. Biroin mo. Tsagaan lang, sir. Tsagaan. Accounting. Pang-private na ito. Ang tuition niyan, alam ko. Malaki na. Nakakabutas ng ano. Diba? Tapos meron pa siyang isang anak sa ano, katulad ng yung nasa law enforcement daw. Huwag na natin sabihin yun. Pero, ang maganda doon, yung pinaka... Very inspiring na ang isang magmamais, magmamais, tita, very proud na nakakatulong sa pamilya. Diba, yun, yung pinaka, no? Pinaka. Kasi nagano tayo sir, sa mga ano lang naman, mga anak natin yan na. Diba? Dapat mapa, ano sila, kahit matanda ka na Yun. Yun na nga talaga, partner, yung sipag. Yung sipag mo, yung tiyaga mo, may, sa syempre, init, may sa kapalit na magandang kinabukasan sa kanila asin. At sa binigay nilang magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. At ngayon, tapos na, may mga trabaho na, at isa na lang, I'm sure, talaga magkakagraduate siya. Isa na lang. Tama. Yun. So, partner, may tanong ka pa? May tanong pa ako, partner. Balik yung naman natin sa ano, sa pagkanin. Kasi, alam natin, puros kagandahan lang yung tinanong natin, diba? Ma'am, sa pagtatanim naman, ano naman po yung mga na-encounter nyong problema pagdating sa pagtanim ng mais? Hindi naman kasi lahat, partner. Ano, diba? Happy-happy. Masagana. Sa panahon natin yung partner, talagang... dapat magulang ka din. Ano mo? Talagang dapat nasa plano. Yeah. Alam mo yung natin kay Tita mo. Alam mo ba, ma'am, yung pinaka problema? Sa akin, madala yung bagyo. Yun, isa na yun. Bagyo. Siguro mga tatlong beses na kami dinaanan niya. Yung mga ganyan palang mais. Wala talaga kami na ano. Walang ano, nakuha. Pagka dyan, partner, zero. Buti hindi pa, isang ano pa lang kami nakaano talaga ng abon. Ganyan pa lang. Pag yung ano ata, yung lahat na, lahat dito na tumbayan, mga ano na yan. Sabi ko, ay nako, wala na talaga. Wala. Na, natamu na lang mga ano, lupa yung mga insured. Yun nga, ang sabi ko. Dapat insured. Oo. Hindi po na ipa-insure. Kasi wala ka naman, hindi mo ano alam na darating sa gano'n na... Talaga isang malaking problema. Kaya dapat, sa tingin mo, ay maganda ng panahon. Madala ka na. Pag nagtanim ka, dapat ipa-insure. Insured, dapat. Insured. Isa pa yung... kahit konti. Tip pa yung para sa nagtatanim ng mais na kailangan, insured mo talaga. Mag-apply ka ng insurance para sa iyong mga tanim kasi just in case na ganyan may bagyo o ano nang kung anong problema at least may makukuha ka, diba? Ang bagyo kasi wala ka talagang kalaban laban, buti pa ang init kahit paano mayroong kahit konti irrigation ka lang, hindi naman partner. Gaano kainit, may kahit kaunti, nakatakuha ka. Pero, sa mga
Ah, ganyan. Sanay na kami, sanay na. Kung sa ano, sanay. Oh, okay. Kasi pag hindi ka masanay, wala. Hindi ka na magtatanim. Yeah. Kasi ganito ang nangyayari sa'yo. Magbawi. Bawi. Tanim uli. Ah, siyempre, kailangan ng ano? Ano pa, partner? Andiyan yung taniman. Eh. Magtanim uli. So, aside sa natural calamity, ano pa yung pang... Ano pa ang pinaka isang problema pagdating sa pagmamais? Aside sa calamity? Yung ano, yung peste na uod. Ngayon nga, kalangan namin, wala nang laban yung mais namin. Tanungin mo to si sir, kasi dami talaga. Pag beses kami nagpa-spray. Pag dumadaan ako dito, ano ba yan, tita? Season ba yan? Oo daw, sabi. Season ba yun? Season daw. Pag ganitong maulan? Oo, oh, pag ganitong maulan. Yan talaga. Season daw. Kahit saan naman? Kahit saan naman. So, hindi lang isan... kayong affectado na? Hindi lang kami. Talagang lahat? Oo. Oh. So, season, guys, ang ano? Season. Season yun. Anong buwan po ba, ma'am, yung kadalasan na ganyan? Ganito talaga. Ganitong buwan? Oo. Ano ba ganyan? July. Pag ang tanim na Mayo. Tanim na May. Starting May. Oh, kasi may kanina tanim. Mga peste. Oh. So, dapat pa-ulan. Malaman pa yun ng ating mga pa-ulan. Viewers. Oh, yung babalak na magpalim din ng ganito. Handa ka na. Bumili ng gamot ulit. Dapat maganda. ano po kayo? Nakadepend po ba kayo sa ulan o may sarili kayong irrigation? Sa ulan. So, dapat alam mo talaga yung season ng rainy season. Oh. Tanim. Tandaan nyo guys, kung wala kayong irrigation, alamin nyo yung season ng pag-ulan. Yeah. So, doon kayo mag-i-start na magtanim. Yun. Kasi mag-aapat na buwan niya. Magkakasal yung... At least, meron tayong natutunan kay tita. Oo, yung pinaka maganda dyan, partner. Kasi, malay mo. Yan na din ang gawin ng sunod na itatanim mo. Pwede. Siyempre, hindi tayo susuko. Siyempre. So, tsaka lahat, tao nakiikot lang. Lahat susubukin, di ba? Susubukin. O talaga, kung saan na yung laban. Okay. Laban lang. So, partner, ano pang ano mo? Sa ngayon, wala na akong partner eh. Alos, nalaman ko na yung mga pasunod-sunod sa pagtatanim ng mais. Ikaw ba? Ito na lang. Last word kay tita. Bilang inspirasyon sa mga nagbabalak at gustong sumubok ng pagmamais. Ano ba may payo mo, tita, sa mga tagapanood natin? Si gusto dyan na sumubok na magtanim ng mais. Magtanim kayo. Magandang magtanim ng mais. Kaya lang yan, magastos. Pero, bawi naman. Pag maano, lahat mailagay mo yan sa ano, mais, ang mga gastos na ganyan. Oh. Magandang magtanim ng mais. Magtanim kayo ng mais. Saka tiwala lang kay Lord. Tiwala. Oo. Diba? Yan ang number one. Pray. Number pray talaga one. Partner. Ay, talaga. Kasama talaga yun. Diba? Lagi tayong magdadasal kay Lord. Pinaplano pa lang dapat. Diba? Oh. Saka lang yan. Lalo kung nakatanim na... Idol, partner, talagang... Ako nga, minsan yan, pag matanim na kami, pagka umangis, anak ako. Tulungan mo kami, ganito gano'n. Kasi ang lahat na bagay na ano yan ni Lord. Kaya sabi ko, umpisa naman, laban. Partner, ang pinaka magandang Bible verse dyan, lalo sa mga ganito. Oh. Sa Matthew 6:33, yun? Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan hanapin natin ang kaluwatian ng Panginoon para lahat ng hinihiling natin sa Kanya, ibigay. So, yun ang pinaka... Exactly, partner. Yun ang natumbok mo, partner. Pinaka the best na words today. Lalo sa mga nagtatanim. Lalo sa mga magsasaka na nanonood ngayon sa ating channel partner. Kasi tatandaan yung mga kapwa ko, tagatanim din. So, don't rely sa sarili nyo. Always focus on God para lagi tayong guided. Yeah. Si tita, sinabi niya, guided siya lagi. Although mayroong mga problema na nangyayari, pero kita nyo.
Pagsubok lang yan. Smooth, very smooth. Nakapagpatapos ng ano, mga ano. Anak. At, siyempre. Tingnan niya yung bahay niya. Iikot kayo. Ang ganda ng bahay niya. So, napakasimple lang. Ito yung typical na, ano, pangarap ng Pilipino. Pero, very simple. Ang lawak ng ano, ang lawak ng paligid. So, napakalinis, di ba? So, sino ba partner mag-iisip na, magsasaka lang. Yung iba, sinasabi magsasaka lang, pero tingnan nyo naman, guys. Magsasaka, pero pinagmamalaki ang pagiging magsasaka. Magsasaka. So, di ba? So, yun. Daming na napundar na. At soon, marami pa. Yun. Sana, sana. So, partner, ano ba? Sabi, wala na akong partner. Okay, ako, wala na din partner. Sa marami na akong natutunan. Salamat sa pagpa-unlock na makapanayam ka namin ni partner Nerds Adventure at saka si Partanum sana, si Reika. So, yun. Once again, thank you for watching and don't forget to like, share and comment and follow sa aming channel ni partner Nerds Adventure. Subscribe nyo lang guys at marami pa kaming i-upload na maraming videos pagdating sa pagtatanim, syempre. Alright. Thank you. Bye-bye. Tchau.